everyone! Welcome back po ulit sa akin channel, panibagong video na naman po. Pero ngayon, hindi muna po mayana ang aking gagawa ng vlog. Ito muna po guys na Aglaonema plants collection ko or yung Chinese evergreen. Medyo madami-dami na din po ang na-collect ko na aglo. Guys, sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Joyce. And kung bago ka lang sa akin channel, please do subscribe po and click nyo na din po yung notification bell and please like na din po. Share ko lang po sa inyo yung mga everyday routine ko and kung ano po yung ginawa ko kasi karamihan po dito sa mga aglo ko, meron na pong supling, saha or suloy or kung ano man po yung tawag nyo sa mga baby nila. Ayan, so bago pa ako mag-start, ipapakita ko muna po sa inyo isa-isa yung mga variety ng aglo na meron po ako. Unahin ko na po guys itong imported na aglo ko. Ayan, mamahaling Aglaonema plants na collection ko. Ito po yung Lucky Pink. Ayan siya. Nandito siya sa ilalim ng aking Monstera Deliciosa. Tinatago ko talaga siya, hindi joke lang. Kasi ano, sensitive po siya sa araw, kaya hindi ko po yan pinapaarawan. So ayan, tingnan nyo naman guys, ang ganda. Ang itsura niya guys, parang super pink. Pero sabi po nung ni seller, yung binilhan ko, Lucky Pink aglo daw po yan. So, kahit ano yan, guys, basta aglo. Ayan, ang ganda niya, guys, oh. Pink na pink. Hindi pala pink, parang dark pink siya. Nagiging red na nga, guys, eh. Meron din ako dito na itong Sumatra. Ito naman, parang ang tagal niya, guys, lumaki. Ilang buwan na po yan sa akin. Wala pa rin pagbabago. Pero meron na po siyang new leaf. Ayan. And may napansin ako dito guys, not sure kasi ako kung supling niya na to or meron lang tumubo. Yan. Titingnan natin, sana supling niya na yan. Yan, yan po yung aking Sumatra aglo. Medyo mamahalin din po yan guys. Ayan no, parang supling na talaga siya, sana supling na. Sabi kasi nila hindi daw eh, pero makikita natin yan ilang araw pa guys. Ito naman po yung aking White Lightning. Ayan siya. Bago lang yan sa akin, mga 1 month pa lang po. Meron din po akong Big Roy. Itong Big Roy ko guys, marami na ako nito. Ito yung pinakauna ko din. Isa din to sa mga unang na-collect ko. Ito din yung aking Better Lash. Maraming supling na Red Emerald. Meron din po akong Snow White. Meron din po akong Red Onyamani. Parang nagpipink na po siya sa katagalan. Ito naman yung aking Majesty. Meron din po ako ditong Silver Bay. Ayan, medyo malaki na siya. Kailangan nyo nang iripat guys sa malaking paso kasi tumitiklop na yung dahon niya. Hindi siya nakakabwelong lumaki. Itong katabi niya, Red Onyamani din po ito. Marami na din po siyang supling. Then ito, yung Majesty. Yun, dalawang pot na sila. Pareho yan guys, merong supling. Ito naman yung aking Pink Dalmatian. Then ito, yung mga Big Roy ko. Ayan, marami-rami na po sila. May mga pasulput na din po yan ng mga supling. Ayan, malalaki po yung dahon nila. Malalaki yung dahon ng... Kaya siguro Big Roy kasi malaki yung dahon. Meron din po ako dito na Pink Cochin. Tama ba yung pronunciation ko? Guys, comment below kayo ha kung mali po yung ID ko sa mga aglo ko. Please, not sure kasi ako. Ito, Big Roy din po ito. Malaki na yung dahon niya. Meron din po akong Ita Rose na aglo. Kaya lang guys, yung dahon niya. Kinainan po ng caterpillar. Ayan, muntikan ng maubos. Buti na lang nakita ko. Ayan, pero may panibagong dahon na po siya. Dito naman po yung aking
Giant Silver Frost. Giant na siya. Malaki talaga siya, guys. So, malaki-malaki na siya. Dalawa po yan. Yung isa nandito sa may banda na naiinitan. Mga 2 p.m. po siya na the direct sunlight. Ang init po kasi ngayon. Ayan, guys. O, sayang ng dahon nila. So, maybe ililipat ko na lang siya sa ibang ano. Sayang. Tingnan nyo yung dahon niya, nasusunog. So, ito na po guys, paano po ba magkaroon ng suloy, saha, or supling ang ating mga aglo? Yung share ko sa inyo guys, yun lang po yung ginawa ko, yun lang po yung everyday routine ko sa aking mga aglo. So, ang first, ito po, hindi lang po siya supling, meron din siyang mga baby branches na pasulpot guys o sa stem niya, kahit hindi ko pa siya pinuputol. Ayan, isa din po kasi sa mabilis makapasaha sa aglo is pinuputol po yung stem niya. Pinuputol po or pinuprone. Ayan, yung soil mix ko guys, garden soil po na merong ipa ng palay. Yan, yan lang po yung media ko na ginagamit sa aking mga halaman. Ayan, ito nga parang naubusan na ng ipa ng palay. Kung napapansin nyo po guys, meron po kayong nakikita ang mga bilog-bilog dyan na nag-color brown na nag-yellow. Ito po ay yung Osmocote fertilizer. Yan, hindi po ako nagpapawala nyan guys. Yan po ang ginagamit kong fertilizer sa kanila. Ayan, ito medyo matagal na to, kaya ayan, naano na siya, nakakrack na. Pag bago pa lang siya, medyo matigas po yan. Ang kagandahan po kasi sa Osmocote fertilizer, slowly release po yan. Halimbawa, naglagay po kayo ngayon, maglalagay po ulit kayo next 3 to 4 months. Ayan, ganun siya guys katagal. So, makakatipid po kayo sa Osmocote fertilizer. So, kung paano po maglagay ng Osmocote fertilizer, ginawan ko po yan ng video. Ilalagay ko po sa description box yung link niya. Isa pa po sa fertilizer na ginagamit ko ngayon na tag-init yung Betchin po. Yes guys, pwede po yun. Nakakapataba po yun ng mga halaman. And nakakatulong din po yun para mabilis magkaroon po ng supling ang ating mga aglo. So, kung paano ko po yun gawin, paano siya timplahin, kung ilang tubig, ilang kutsara ng Betchin. Meron po akong ginawang video noon, in-upload ko din po sa aking YouTube account. Ilalagay ko na lang guys dito sa description box yung link niya. Ayan o, marami talaga guys, sabay-sabay sila. Oh. Importante din po yung pagdidilig natin sa ating mga aglonema plants. Ito po, pag morning, nagdilig po ako ng afternoon, mga late afternoon na po ako magdilig. Pagka umaga po, hindi ko na siya dinidiligan muna. Ayan, kasi basa pa naman po siya. Hindi ko po siya hinihintay na ma-dry out yung ano niya, yung soil niya guys. And maganda din na ilagay nyo yung mga aglonema nyo sa mga bright light but in direct sunlight. Itong napaglalagyan po ng aking mga aglonema plants, naiinitan po siya mga 3 p.m. na ng hapon dito sa terrace namin. Ito pong mga aglonema plants, isa po ito sa mga madaling alagaan na halaman. Tamang-tama po ito sa mga nag-i-start pa lang magtanim, mangulek ng mga plants. Madali lang po ito mabuhay. And maganda din po guys na pandilig yung tubig ulan. The best po talaga yan. Ito po, nilalabas po namin to pag umuulan. For disclaimer po pala, hindi po ako expert. Mahilig lang po talaga akong magtanim. And yung sinishare ko po sa inyo, yun lang po yung ginagawa ko sa mga halaman ko. Lalong-lalo na po dito sa mga aglonema plants ko. Namumulaklak din po pala to guys. Papakita ko sa inyo. Meron pong bulaklak yung majestic ko. Yan. Ako yung ginagawa ko po, tinatanggal ko po yung mga bulaklak. O kasi pag hinayaan nyo po yung bulaklak niya,
nagmamatured na po yung mga dahon niya. So, ayan. Ito, hindi ko pa ito kinat kasi sabi ko, para maipakita ko sa inyo kung ano pong klase yung bulaklak nitong mga aglo. Parang peace lily po siya. Ayan, ikakat ko po yan guys kasi napupunta po sa bulaklak yung nutrients na dapat nandun po sa dahon. Ayan, kahit ano naman guys na mga halaman. Maliban sa mga flowering plants talaga. Yun lang po guys, sana meron po kayong natutunan sa shinare ko po sa inyong video ngayon. And kung bago ka lang guys sa aking channel, please huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe and pakiclick niyo na din po yung notification bell and please like na din po. Thank you for watching! Ingat po kayo! Bye!